Alright guys, dahil siya tayo dito sa ating content. Ang barya po natin ngayon ay yung 2 piso na year 1991 to guys, no? At sa katandaan nito, kahit matanda na po itong 2 piso ko na ito, maganda pa po ang kanyang condition eh. At ang composition po ng 2 piso nito ay stainless steel, no? At meron lang kasi akong gustong ipagawa sa inyo, no? Ginawa ko po itong content na ito para nasa ganun eh mag-research kayo. Kasi sa ating po pagkakaalam, ang stainless po ay hindi na mamagnet. Pero bakit magnetic po ang isang ito? Ayan, dumikit po sa magnet yan. So ano kayang dahilan guys? So ay po yung gusto kong i-comment ninyo. Dahil nga po sa ating pagkakaalam, ang stainless ay hindi na mamagnet. Pero bakit ang isang ito ay namamagnet? Hindi kaya special ang 2 piso na ito. Guys, ano sa tingin ninyo? Alam ko na po ang kasagutan dyan guys, pero hindi ko na po muna sasabihin sa inyo. Kaya nga tulad ng sabi ko kanina, i-comment nyo. Sa ganun ay masanay po kayo sa pag-research. Ayan, at titignan natin sa Anemista yung kanyang composition na ito nga po ay stainless steel. Kaya guys, assignment nyo yan. Ano? Binigyan ko pa ngayon ng problema, pero doon po sa mga nakakaalam, obserbahan nyo po muna yung mga comment bago po ninyo ilagay ang inyong kasagutan. Siyempre may tamang kasagutan dyan kung bakit ang isang stainless steel ay namamagnet, ay hindi namamagnet pala, no? At namamagnet. So ayan, parang ang gulo lang, ano? Basta yun na yun, basta assignment nyo yun guys. Kaya galingan nyo yung inyong pag-comment nyo. At kaya titignan natin kung sinong magaling sa ating mga viewers ang makakapag-research ng tamang sagot kung bakit ang isang stainless steel ay namagnet. So ayan ang inyong assignment guys. Ayan, nakita nyo na composition stainless steel, no? At naisip ko pong gawin ang content na ito kasi gusto ko pong maging active kayo sa pagko-comment dahil napakarami po natin viewers dyan na hindi po sila sumasali sa ating mga usapan sa comment section. Napakahalaga kasi nun guys eh, yung magko-comment kayo kasi lagi kayo nanonood dyan at ibig sabihin po nung kayo po ay part ng Kalimay Online. So ako po ay nagpapasalamat sa inyo kaya gusto ko po makapag-participation po kayo every time meron po tayong mga content. At sinisikap ko naman po na ma-replyan ang inyong mga katanungan. At doon naman po sa mga trollings dyan, yung mga comment na hindi maganda, yung mga hindi respectful na comment. At meron po tayong isang member na hindi ko po nagustuhan ang kanyang comment. Una-una, inaasahan ko po siya po ay member. At nag-comment po siya ng ganun. So kahit pa paano personal ang kanyang banat, hindi ko maintindihan kung bakit, ano. At nag-comment rin ako sa kanyang channel. Siya din po ay isang ang kinokontent niya ay mga coincidence. So hindi ko maintindihan guys kung bakit gano'n ang banat niya sa aking channel samantalang siya ay coin collector at coin bagger din. So kung mapapanood mo to, alam mong ikaw po yung tinutukoy ko. Pag ako po ay nag-live, pumasok ka at gusto ko mag-usap tayo ng lalaki sa lalaki, ha. So hindi ko muna babanggitin ang pangalan mo dito. So ayun guys, at sana nabigyan ko kayo ng magandang assignment dito sa ating content ngayon. At aasahan ko yung mga comment nyo dito. Sinabi ko na kanina, pinaliwanag ko na, no? So konting research para masanay po tayo kasi makakatulong din po ito sa inyo kasi kung meron po kayong mga hawak na coin dyan, marunong kayong daruin ang inyong mga isipan at mamaya ay makakuha kayo ng special na coin. Di po ba? At nalalaman nyo yung mga composition niyan, magnetic, non-magnetic, mamaya makachamba kayo dyan, no? Di makakakuha kayo ng special na coin at pwede natin yan ibenta ng malaking halaga. So ayan po, maraming salamat po. Until next time po, God bless you all guys. I'm out.